Hi. Good evening mga kababayan. Ngayon magluluto ako ng girisang munggo. Una, kailangan ko na yung... Yun, ginamit ko bagnet. Kamatis na dice. Sibuyas, isa. Isang palaya. Kalahati. Gumamit ako ng oregano. Chili powder. And margarine. Saka syempre munggo. Pero pinakuluan ko siya ng 30 minutes para mas lumambot siya. Ito na yun. Ayan. Okay. Pinapainit ko muna yung pan. Para ilagay muna natin itong bagnet. Para medyo ano niya yung mga oil. Ayan. And then ayan lang natin siya dyan. Tsaka lagyan natin ng kalahating tubig. Kunti lang. Kalahating baso. Ayan. Para mas lumambot yung karne. Ngayon lang, i-ano lang natin. Gumagamit ako ng tong ngayon para hindi masyadong magdidikit-dikit. Madali lang siyang kunin. Ayan. Itong bagnet nga pala, galing sa Ilocos to. Ayan. Specialty ng mga Ilocana yung bagnet. After that, kunin muna natin yung mga karne. Ayan, kunin natin isa-isa. Okay. Ayan. Nakuha na natin lahat. Yung nagamit natin pan, lagyan natin ng margarine. Kasi magigisa na tayo. Ayan. Ang pagigisa, mostly, ginagawa nila, inuuna nila ang bawang. Pero hindi dapat eh. Mas paganda unahin ang sibuyas. Dahil ang sibuyas, mas may marami siyang tubig sa loob na kailangan siyang lutuin. Mas madali maluto. Ayan. Tay lang natin siyang tunaw-tunaw. Ayan, medyo mainit na. Pwede natin maglagay ng sibuyas. Ayan. Tayin natin na ano. Maging brown siya. Nakasalang natin ng kuting apoy para mas mapabilis ang pagluluto ng sibuyas. Ayan. Bango niya. Mabango ang sibuyas pag gumagamit ng margarine. Pwede rin gumamit ko ng extra virgin olive oil. Kaya kung nagbabudget margarine o oil, pwede na. Okay. Ayan. Susunod ang ating bawang. Ay haluin lang. Pagkatapos ng bawang, isunod natin ang kamatis. Ayan. Haluin ng haluin hanggang magisa siya. Tapos yung gamit tayo ng oregano. Ito. Para mas abang siya. Okay. Yan. Abang niya. Masarap to. Tapos, nalagay na natin ang ating karne. Itong bagnet.
Kasama natin sa gisa. Ayan. Hayaan natin siya maluto muna. Katapos noon, lagyan natin ang palaya. Maglagay tayo ng chili powder. I use chili powder kasi mas maanghang, mas medyo spicy siya. Kesa yung pepper. Okay, haluin na mabuti. Pagkatapos, check natin ang ating munggo. Medyo luto na siya. Pwede natin itong patayin. Okay. Pwede natin siya i-transfer. Okay. Ganoon lang kadali. And simmer it for 10 minutes. Haluin natin. Lagyan natin sa ibaba para ma-absorb ng munggo ang ginisa nating bagnet. At takpan natin. Ayan. Low fire lang. Okay. Then ready na yan mamaya. Ayan ang ating ginisang munggo. Sarap. Kain tayo.